Hi everyone, it's me again, Arvin, and welcome to our channel, Darin Langa. And so today's video, I'll be sharing with you some tutorial or knowledge about how to make use of the SSS online website. Kasi alam nyo naman, napakahaba ngayon ng pila sa SSS. So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano yung mga transaction na pwede nyo gawin, paano mag-register, at kung ano pa na pwede ko i-share sa inyo. So, I hope na mag-enjoy kayo. And, just a disclaimer, I'm not working with SSS. So, yeah, let's watch this. Para ma-explain ko sa inyo ng todo, let's go to my MacBook. Make sure na meron na kayong SSS number or CRN, or tawag natin doon ay common reference number, para makapag register ka sa SSS website. So kapag meron ka noon, punta tayo sa browser. Mag-open tayo ng browser. Pwede kayong gumamit ng Safari or any other browser like Google Chrome or Mozilla Firefox or Internet Explorer. So, tapos nyan, type nyo yung sss.gov.ph. Then, enter. So, pag punta nyo sa website ng SSS, may malalabas na ganito na, I'm na parang captcha yung yan. So, click mo yung I'm not a robot. Tapos yun, magre-request siya sa'yo na ipoprompt ka niya na sa picture na lalabas na piliin, ipindutin mo yung square na may traffic light. So, yung may mga traffic light ay ito, tsaka ito. So, click mo lang, tapos yung verify. Tapos yan, may maglalabas na check mark, tapos click submit. So, after that, since you are already an SSS member, click mo tong member. Okay? So, yan. Dadalhin niya tayo sa isa pang website, isa pang page. I mean, so since, for example, wala pa tayong SSS, what we're doing right now is i-share ko sa inyo paano mag-register sa SSS. So, for example, hindi ka pa registered, click mo tong not yet registered in my.sss. Okay? So, tapos nyan, may lalabas na ganyan. So, ito yung mga information na pwede mong gamitin para mag-register. Savings account number, Citibank cash card, UBP quick card, or UMED ATM. Yan, so isa yan. Or pwede rin mobile number mo sa na-register sa SSS, or yung UMED card, or yung employer ID number, or yung mga payment reference number mo na nagbayad ka sa SSS. So yun. So after that, click mo lang tong i-certify. I-check mo yan. Tapos click proceed. So yan, lalabas na yung mga options mo kung anong gusto mong gamitin. So for example, yung andyan na ngayon sa'yo is yung SS number mo. Pwede mo, or phone number mo lang na pwede mong gamitin. Click mo yan. Tapos yan, may yan, lalabas itong mga details na to. So, kailangan mo lang itong fill upan. So, pag nakompleto mo na yung i-fill up, yan, yung email mo, yung preferred mo na user ID, pag mag-login ka, tapos yung mga, yung first last name, tsaka middle name, birthday, tsaka yung address. So, tapos nyan, i-re-record ka niyang i-enter yung code na lumalabas dito. Tapos, kapag kompleto mo na yan, click mo lang yung I accept. Tapos, click mo yung submit. So, tapos nyan, 24 hours si SSS merong isi-send sa'yo na email. Ito yung itsura ng email na marireceive nyo para makomplete nyo yung registration. Sabi niya, please click the link below to proceed with your registration. So, yan. Click mo lang yan. Tapos nyan, meron kang fill up pa na mga information. Tapos na. So, kapag tapos ka na mag-register, so, next is, ang i-share ko sa inyo.
For example, meron ka ng user ID tsaka password para gamitin. Click mo to ulit yung member para ikay makapag-login. Tapos, lagay mo lang yung ano mo, yung user ID at yung password mo. Tapos, click mo tong I'm not a robot. Tapos, submit. So, ayokong i-remember ng browser ko yung password ko. So, i-choose yung not now. So, yan. So, dito naman, ito na yung ano mo, yung website, yung page nila. So, pagka-login mo, makikita mo agad yung pangalan mo dyan. Tapos, yung SS number mo, tapos yung CRN number. So, yung, ito may mga tabs ni SSS. So, yung home tab, ito lang siya, blanco lang siya. Yan lang yun. So, tapos, yung sunod na tab is yung member info. Ang member info, dito mo makikita yung mga member details mo, kung may gusto kang i-change sa contact information mo, or kung gusto mong palitan yung password mo online sa website nila. At, yan. At saka, yung employment history, appointment system, UMID, or SSS ID details. So, yan yung mga pwede mong ma-check or magamit sa member info. Tapos, dito naman yung sunod is yung inquiry. So, sa inquiry naman, meron kang maraming option din na pwede magawa dito. So, makikita mo dyan yung benefits, yung kapag pensionado ka na, yung pension details, mga claims info. For example, meron kang claim na ginawa or yung unemployment benefit. Tapos, yung sunod is yung contributions. So, sa contributions naman, yan, dyan mo makikita yung, kapag kinlik mo yan, dyan mo makikita yung mga nabayad mo na or nahulog ng company na kung saan ka nag-work sa kay SSS. Tapos, sunod is yung eligibility. Yan, kung kayo gusto mong mag-file ng sickness or maternity or retirement or death or funeral eligibility. Tapos, sunod naman is yung loans info. So, sa loans info naman, yan, dyan mo makikita yung mga, ano mo, kung meron kang loan, dyan makikita yung loan balance mo, kung magkano na yung mga nabayad mo, at marami pang iba. So, sa akin, meron akong dalawang loan. Yan, pag kinlik mo yan, makikita mo yan yung loan details mo. At, yung pinaka-recent, since yan yung pinaka-latest mong loan, sa baba, click mo yung salary loan na yan, yung nasa taas. Diyan makikita yung details ng pinaka-current mong loan. Tapos yan, makikita mo dyan yung mga information na gusto mong malaman about sa loan mo. Tapos yan, yung other tabs dito, kung nag-file ka ng calamity loan, may lalabas dyan, pwede mo rin i-click. The educational loan, kung nag-file ka ng educational loan. Itong loan restructuring, wala akong masyadong idea about dyan. So, iwan na natin yan. Tapos, sunod naman is yung e-services. So, sa e-services naman, dyan ka pwedeng mag-apply ng mga loans, ng unemployment benefit, pension loan, at ayan, marami pang iba. So, sa for example, gusto mong mag-apply ng salary loan. So, yung idea ko lang about sa pag-apply online sa salary loan is you need to coordinate with your employer. Kung may meron kang fill up na form online through your employer, like for example sa amin sa company kung saan ako nagtrabaho dati, na meron kaming parang website ng company namin kung saan pwede kaming mag-apply ng SSS salary loan online. So, finilapan lang namin yung ano na yon, yung parang form na yon from SSS na binigay sa company namin. Tapos, pinirmahan ng aming company, ng HR namin. Tapos, finorward lang kay SSS.
Tapos na nag-wait lang kami ng email kung na-credit na. So yung paano nila bibigay yung loan mo is through your sa company mo, through your payroll account. So yun, pag wala kayong ATM sa account mo, I mean sa company mo, most likely i-request kanila na magano mag hope mabibigyan kanila ng parang UMED ATM card or Citibank prepaid card, parang ganun. Kapag wala kang parang walang ATM cards yung company niyo, for example. So that's it. I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito, mga palangga. So I hope at na nakatulong ako sa inyo sa kung paano gamitin tong website na ito. At kung nagustuhan yung video na ito, please don't forget to click the like button. At kung may comment kayo, please comment below. And kung hindi pa kayo subscriber ng channel na to, please subscribe to our YouTube channel. Diary ni Langga. At sa muli sa channel na ito, kami po ay nagbibigay ng mga life tips and tricks, product reviews, at marami pang iba. At ako ang ulit, si Arvin. At I hope na you have a great day and have a great life. Paalam!